ikaw ay isa sa tinawag ng Diyos, may pangako ang Diyos sa Biblia, hindi magtatagumpay sa iyo ang pintuan ng impyerno, hindi magtatagumpay sa iyo ang kasalanan o ang teksa. Victorious Christian, magsabing hallelujah. Hallelujah! Sa kabila naman, o baka may mga talunan Kristiyano, yung mga talunan, pwede pang magsabing amen. Wala dito yun. Sapagkat ibinigay ng Diyos sa atin ang pagtatagumpay, ibinigay sa atin ng Diyos, mga kapatid, ang kalakasan, maaring nasubasog ka, nadapa ka, pero hindi yan ang iyong huling hantungan, pwede kang tumayo muli at magpatuloy sa pananampalataya at tapusin, mga kapatid, ang tanbuhin ito na inilaan sa atin. So lift up our hands and to the left. Okay. Let's worship the Lord. Let's praise the Lord of the Lord. For He is marvelous. God willing, on January, lahat po ng mga activity natin na-stop, nabalam, even yung Bible study natin, mga kapatid, sa labas o sa loob ng iglesia, even yung ating prayer meetings, ituloy na po natin, mga kapatid, at walang pandemya o sakit na maaaring makahadlang sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Praise God. Everybody say amen. Huwag tayong matakot sa pandemic o sa sakit, mga kapatid. Katakutan natin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kung siya ang iyong Diyos, hayaan mo ang Diyos ang siyang humawa at mag-ingat sa atin, mga kapatid. So this Sunday, election po natin sa lahat ng departamento. At yung mga tatay, may announcement, no? May gathering ng tatay, mother po, mother, no? Sa Sunday din, o tuloy-tuloy na yun, after election, break lang tayo ng open and then gathering ng mga tatay. Kaya yung mga tatay na nandito, at kahit yung hindi nakarating, ipaabot natin sa kanila na may pag-ibigod ang mga tatay sa darating na yun. Praise God. Yung ibang mga announcement, siguro isasabihin na lang ng ating presidente o kahit ng ating ibang mga leaders, mga tatay. Praise God. Buksan natin ang ating Bible. Dumako na tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mateo Kapitulo 16. Let us read verse 18 and verse 19. Sige po, basahin natin. Sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Amen. Sinabi ko ng patuloy ng tatay. Itatayo po ang aking iglesia at ang mga tutuan ng Hades ay hindi magsisipalay laban sa kanya. Verse 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng harian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong palagad sa lupa
ay kaalagan sa langit. Amen. Mananalangin muna tayo, mga kapatid, sa pag-aaral na ito ng salita ng Panginoon. At nagpapasalamat ako ng kita po si Gerson, si Marites. Kumusta niya ang kapulyo? Praise. Nakalabas na siya. Nasa hospital ba? So magpipray tayo, mga kapatid. Yung apo ni Gerson, nasa hospital ngayon, may karamdaman, may sakit, mga kapatid. Ipapanalangin po natin. May kapangyarihan sa sama-samang pananalangin. The word of the Lord says, and I will give unto you the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth. Anuman ang talian natin sa lupa, tinatalian sa langit. Anuman ang kalagan sa lupa natin, kinakalagan sa langit. Hallelujah. Sa oras po ito, tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Pag-usapan natin ang isang aralin, pamagatan po natin itong The Church of Christ. Please be seated. Hallelujah. For the record, mga kapatid, sabi po ng Google, there are thousands of churches registered on SEC or SEC. Iba't ibang bilid ng mga simbahan, doctrine, or study na mayroon sila. Lahat ay may talatang pinangahawakan sa Biblia. But this afternoon, hindi natin pag-usapan yung paniniwala nila, belief, or doctrine nila. Ipapanalangin natin sila, yes. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang iglesyang nandito, mga kapatid, sa Biblia. Ang tanong ay, kabahagi o kasama ba tayo dito? Ito ang ating pag-uusapan ngayon. First, gusto ko pong maunawaan natin lahat, mga kapatid, na hindi po tayo nagtayo o hindi tayo magtatayo ng ating sariling church o iglesia. Hindi po. Why? Pagkat ang church o ang iglesia ay matagal nang itinayo ng Panginoong Hesukristo. Way back, 2,000 years ago, itinatag na po ng Panginoon ang kanyang iglesia. Jesus said, upon this rock, I will build my church. Kung ito'y natatag na noon pa, ano ang gagawin na lang ng tao ngayon? Ano ang gagawin na lang natin ngayon? Simple lang, mga kapatid. Gaya ng sinasabi ng Bible, kinakailangan natin sumunod, umanib, o di kaya'y makasama ng iglesyang itinatag ng Panginoon. Ang church ay hindi po building. Kapag sinabi pong church, hindi yan building. Ang church ay hindi gusali o bahay panambahan. Ang church ay ang mga taong tinawag ng Diyos upang sa kanya'y maglingkod. Ang salitang church ay galing sa wikang Griego na ibig sabihin ay ekklesia. Ekklesia meaning called out. Kaya nga, ang tunay na diwa ng salitang iglesia ni Kristo, ang tunay na kahulugan niyan, or iglesia ng Diyos, ang diwa niyan, mga kapatid sa Bible, ay ito. Tinawag ni Kristo o tinawag ng Diyos, sapagkat yung salitang church mismo, ang kahulugan niyan ay tinawag. Hindi ito building, as I said, hindi gusali, pagkat hindi naman gusali o building ang tinatawag ng Diyos, kundi ang tao. Ang iglesia ay mga taong pinagsama-sama ng Panginoon sa iisang katawan, mga kapatid. Kahit anong kulay pa niya, kahit anong lahi pa niya, kahit saan bansa pa siya nanggaling, ang taong tinawag ng Diyos
ay iisa at bahagi ng iisang katawan. Now, ano po ba ang karakteristis, Pastor, ng isang taong tinatawag ng Diyos at naging bahagi ng kanyang katawan o ng iglesia? Kung babalikan natin ang Matthew chapter 16, verse 19, mga kapatid, we will read, praise God. At basahin po natin ito. So, verse 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng halilan ng langit. Amen. Ano mang iyong kalilan sa lupa ay kakalilan sa langit. Amen. Ano mang iyong alagad sa lupa ay kakalagad sa langit. Praise the Lord. Sa mga alagad, ibinigay ng Panginoon ang susi ng kaharian ng langit. Nang matanggap nila ang mga susi, hindi literal na susi, kundi espiritual. Nang matanggap nila ang susi ng kaharian ng langit, ang mga alagad ay nangaral upang ang mga tao'y matawag ng Diyos at maging bahagi ng kanyang katawan. Ano ang ipinangaral ni Apostol Pedro at ng mga alagad nang sila'y siyasatin, nang sila'y tanungin kung ano ang kinakailangan nilang gawin upang maligtas? Ito ang sagot ni Apostol Pedro kasama ng mga alagad sa aklat ng Gawa, Kapitulo 2, 37 hanggang 38. Praise the Lord. Namarinig na nila ito ay namasaktan ang kanilang puso. At sinabi kay Pedro sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Nangaral si Apostol Pedro ng mabigat na pangaral. Kung titingnan natin, mga kapatid, yung mga naunang versikulo nito, sabi ni Apostol Pedro sa mga tao na naroon, mga kapatid, na nakikinig sa kanyang pangaral, pinatay ninyo ang may-ari ng buhay. Tinutukoy niya si Jesus. Nung marinig ito ng mga tao, sabi ng Bible, nasaktan ang kanilang puso. At pagdakay nagtanong kay Pedro at sa mga apostol, ano ang gagawin namin? Verse 38, kayo. Sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo ng mga bautismo ang bawat isa sa iyo. Amen. Sa pangalan ng Jesus Cristo, sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan, magtatanggap ninyo ang loob ng Espiritu Santo. Nagkakaisang tinig ang mga alagad sa pamumuno ni Apostol Pedro. Nang tanungin sila kung ano ang kanilang gagawin, sumagot ang apostol ng Panginoon. Wika niya, sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. In other words, yaong mga tinawag ng Diyos ay mga taong nagsisi sa kasalanan, mga taong nabuktas in Jesus' name, at mga taong tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Listen, silang mga nakapakinig ng salita, ang bilang nila, sabi ng Bible, ay mayroong 3,000 kaloob. Yaong mga nagtanong kung ano ang aming gagawin, ang eksaktong bilang nila ay binanggit ng Biblia. Sinasabi ng 41 ng aklat din ng Gawa, Kapitulo 2, kayo. Noon nang nagsitanggap ng kanyang salita ay bautismo man, ah, ang mga paragdag sa kanila ng alam na loob na may 3,000 kaloob. See, yung tumanggap ng salita dahil nagtanong sila kung ano ang kanilang gagawin, sinabi ni Apostol Pedro, magsisi kayo, magpabautismo kayo, tanggapin ninyo kaloob ng Espiritu Santo. Pagkatapos niyang ipangaral ito, sabi sa verse 41, yaong mga tumanggap ng kanyang salita ay nabautismuhan at nangadagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaloob. Verse 42, kindly. At sila lang si panatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama at pagpuputol-putol ng pinakay at sa mga pananalangin. Praise God!
sila'y nagpatuloy and they continue na natili sila, nagpatuloy sila. Ang iglesyang sa Diyos ay nagpapatuloy sa Diyos sa paglilingkod sa Panginoon. Saan sila nagpatuloy, Pastor? Number one, nagpatuloy sila sa doktrina ng mga apostol. They believe that there is only one true God. This is the doctrine of the apostles. Saan pa, Pastor? Nagpatuloy sila sa fellowship. Nagpatuloy sila sa pagtitipon, sa mga gatherings, mga gawain, pagsamba, mga Bible study, at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi sila tumigil. Pagkatapos nilang na-baptize, hindi nila sinabi sa kanilang sarili, o okay na. Na-baptize na kami. Hindi po. But instead, after nilang tanggapin yung proseso ng kaligtasan, sabi ng Bible, nagpatuloy sila sa aral ng mga apostol, sa pagsasama-sama. Nanatili sila sa fellowship at sa pagpuputol-putol ng tinapay at higit sa lahat sa pananalangin. Yung mga alagad kasama ng mga apostol ng mga panahon yaon, hindi sila tumigil kundi nagpatuloy sila sa Panginoon. Kaya dahil sila'y nagpatuloy, mga kapatid, sinundan ito ng mga himala at milagro. Kung babasahin natin ang 43, tingnan niyo po. Ang tao ay lumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming magagalakan na tanda sa pamamagitan ng mga apostol. 46, tanong na tayo. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay. Araw-araw silang nananatiling matibay. Tuloy. Sa pagkakaisa sa templo. Pagkakaisa sa templo. And then? Sa pagkukutol-kutol ng tinapay. Then? Ang nagsisitayin sila ng kanilang pagkain na may lalak at may katapatan. Sila'y nanatiling matibay. Hindi sila on and off sa paglilingkod at may galak at katapatan sa kanilang mga puso. Ulitin ko po, yung na-convert na time ay 3,000 kaluluwa. 47, tingnan pa natin bagay kayo. Na nagpupuli sa Diyos sa mga katawang ng paglinap ng buong bayan at itinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung mga lilitas. Praising God in having favor with all the people. Listen, sabi ng Bible, and the Lord added to the church daily. Dahil yung mga alagad na natiling matibay, dahil yung mga alagad na natili sa panalangin, dahil yung mga anak ng Diyos patuloy sa fellowship, sila po'y naka-impluensya sa ibang hindi mananampalataya. Nakapag-encourage sila sa ibang hindi pa po nakakilala sa Diyos. That is why, sabi ng Bible, and the Lord added to the church daily such as you be saved. Araw-araw may convert. Araw-araw may soul. Araw-araw may kaluluwang na dadala sa paanan ng Panginoon. Sila'y nagpupuri at nagpapatuloy sa paglilingkod, mga kapatid, sa Panginoon. Listen, dinadala ng Diyos, idinadagdag ng Diyos ang mga naliligtas sa iglesia. Sa kalipunan ng mga taong tinawag at nanampalataya sa Diyos. Mga kapatid, gusto ko pong tandaan natin ito. Itinatag ng Lord ang iglesia. Siya ang pundasyon at haligi nito. Siya ang nagmamay-ari nito. Itinatag ng Diyos ang kanyang iglesia, hindi upang magabi. Amen? Itinatag ng Diyos ang kanyang iglesia, hindi upang maging talunan. Itinatag ng Diyos ang kanyang iglesia, hindi para mabigo. No. Hindi po. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos, hindi ka nakatalagang mabigo.
hindi ka nakatalagang maging talunan. Hindi mo. Ang lahat ay magsabing no. Yan. Yung no, hindi inaantok. Ang lahat ay magsabing no. O, pakikalabit lang yung katabi pagsabing no. O, pakibulong ko sa kanya yung salitang no. Narinig niya ba bulong mo? Pakibulong mo ng malakas yung salitang no. Gising na ba yung katabi nyo? Ano sagot nyo? No? Gising na ba katabi nyo? No. Everybody say no! No! Tumitin natin, no! No! O yung may buhay naman, no! No! Praise God. Ulitin ko po. Itinatag ng Diyos ang kanyang iglesia upang mabigo? No! Hindi po. Hindi itatatag ng Diyos yung iglesia siya ang may-ari para maging talunan. Hindi po itinatag ng Diyos ang kanyang iglesia para magabilang ng kaaway. Hindi po. Mateo 16:18. Let's read. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ikabok ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Amen. At ang mga pintuan ng hagas ay hindi magsisipanay laban sa iyo. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. The gates of hell shall not prevail against the church of the Lord Jesus Christ. Listen, yung kasalanan, hindi magtatagumpayan laban sa mga anak ng Diyos. Hindi po. Yung tukso, kahit ang pintuan pa ng impyerno, hindi mananaig laban sa church na itinayo ng Panginoon. Why? Hindi naman kasi iglesia ng tao ito. Hindi naman po sambahan ng tao ito. Ito'y iglesia, ang pundasyon at haligi, hindi tao, kundi ang Diyos mga kapatid. Listen, maaring may kahinaan ka ngayon. Maaring may mga shortcomings tayo. O dili kayay, sa paglilingkod, may mga ups and downs. Ups and downs sa paglilingkod tayo. Yes, mga kapatid. But I tell you, magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Maaring talunan ka ngayon. Maaring nabigo ka ngayon. Pero hindi yan ang permanente mong kalagayan. Merong victory sa unahan, mga kapatid. Mahilihan ba? Ng ating Panginoon. Hallelujah. Magpatuloy lang tayo. Ang payo nga ni Apostol Pablo, Hebreo, Kapitulo 12, Versikulo 2, Jaime. Namaskan namin si Jesus na gumawa at sumakda ng ating pananampalataya. Amen. Na siya dahil sa kagalahan na ginagay sa harapan niya, ay nagpilis ng krus na di walang bahala ang kahilihan na pinupo sa kanan ng lubulungan ng Diyos. Looking unto Jesus, the word of the Lord says, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ano dapat natin gawin? Yung mata natin, ititig lang natin sa Panginoon. At kung ang mata natin nakatitig sa Panginoon, mga kapatid, siya ang mag-aayos ng pananampalataya mo minsan on and off. Mas importante, manatili ka lang sa paglilingkod, mga kapatid, sa Panginoon. Pero, kahit malakas pananampalataya mo ngayon, pag dumating ang isang araw, nag-back out ka, hindi natin marating ang dulo ng paglilingkod. Ikaw at ako,
ay bahagi ng iglesia. At may pangako ang Diyos sa kanyang mga anak, hindi tayo iiwan ni pababayaan ng Panginoon. Tingnan niyo po ito. Ito'y nakita na ni Juan sa pangitain. Ito raw ang destinasyon ng iglesia. Ito ang future ng mga taong mananatili sa Diyos, magpapatuloy sa paglilingkod hanggang sa dulo. Tingnan natin sa Bible, nakita na po ni Juan ang destination at ang future ng church, ang future ng mga mananampalataya. Revelation chapter 7, kindly, verse 9. Ito ang future natin. Let's read. Pagkatapos, sige po. Pagkatapos na mga baloy nito ay pinunin ako, pahalin mo. Ang isang lubhang karamihan at imagilang isang lubhang karamihan na hindi mabilang. Saan galing, Brother Emil? Mula sa bawat bansa. Mula sa bawat bansa, mga kaluluwa, mga naglilingkod sa Diyos, mga taong mananampalataya ng Diyos. Nakita ni Juan sa future, mga kapatid. Ano po nakita ni Juan? Isang lubhang karamihan na hindi mabilang nang galing sa iba't ibang bansa, kasama ang bansang Pilipinas na kung saan naroon tayo ngayon. At lahat ng mga kan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng lupan at sa harapan ng bordero na mga darapta ng magpuputing damit at may palma sa kanilang kasi. Yung mga naligtas, sila'y haharap sa Diyos. At ang sabi ng Bible, sila'y nakadamit ng puti mula sa bawat bayan at bansa. Next verse, kindly. At nagsisigawan ng init na malakas ang sasasabi. Sila'y sumisigaw, sila'y nangagpupuri, sila'y nangagpapasalamat sa Diyos at nangagsasabi ng ganito. Ang pagliligtas ay sumarap ng Diyos na nakaupo sa lubluman at sa kordero. Then, at ang lahat ng mga anghel ay nakatayo sa palibot ng lubluman at ng matatanda at ng hapat na nilalang tabahay at sila'y mga patirapak sa labal ng lubluman at nangagsasalba sa Diyos. Ang buong hukbong sa sangkalangitan ay nagpupuri nga sa Diyos. Hindi lamang sila, pati yaong mga nangaligtas mula sa iba't ibang lahi, wika at bansa. Verse 12, kayo. Ganang at sasabi, sa nawa, pagpapala, at kalwalhatian, at kalunungan, at papasalamat, at karangalan, at kapangyarihan, at kalakasan, nawa ang sumahaming Diyos, magpakailan, kailanman. 13. At sumagot ang isa sa matatanda at nagsabi, sa akin ang mga ito na mga darapan ng mapuputing dami ay sino-sino at saan at si Banggali. May isang elder, angel sa kalangitan, lumapit kay Juan. Sabi ng anghel, Juan, itong mga naligtas na ito, sino-sino yung mga yan at saan sila nanggaling. Sumagot si Juan sa 14 kay Juan. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Sabi ni Juan, higit mong nalalaman yan. Then, at sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking pakihagyan. Amen. At nakahugas ng kanilang mga damit at pinapunit sa dugo ng kordero. Sumagot mga kapatid ang matanda o ang elder. Ang sabi mga kapatid ng elder na ito, sila ay nanggaling sa malaking kapighatian, nagaghugas ng kanilang damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Listen to me. Itong mga ito, mga kapatid, hindi lang sila nakasurvive. Hindi lang sila nakasurvive sa great tribulation, but they are revived, mga kapatid. Nagtagumpay sila nang dumating ang malaking kapighatian, mga kapatid. Hindi sila natinag sa paglilingkod sa Panginoon. Marahil itong mga kaluluwang ito
na naligtas na nakita ni Juan sa future ay dumanas ng katakot-takot na hirap. Tukso, alimura, pasakit. Pero sinabi na po ng Matthew chapter 16, even the gates of hell will not prevail against the church of the Lord Jesus Christ. And if you are the church, kung ikaw ay tinawag ni Kristo, kung ikaw ay isa sa tinawag ng Diyos, may pangako ang Diyos sa Biblia, hindi magtatagumpay sa iyo ang pintuan ng impyerno, hindi magtatagumpay sa iyo ang kasalanan o ang tukso. Sinabi na ng Panginoon yan. Ulitin ko po, maaring may kahinaan ka ngayon. Maaring may mga kakulangan ka ngayon. Pero hindi nyo pa napansin, mga kapatid, alam naman ng Diyos na hindi ka perpekto. Alam naman ng Diyos na marami tayong kakulangan. Alam din naman ng Diyos na marami tayong mga kahinaan. Pero tingnan nyo po, hindi nagdalawang isip ang Diyos, tawagin ka niya at ibilang ka sa kanyang katawan. Isama ka sa kanyang katawan, mga kapatid, at pangakuan ka ng Diyos ng pagtatagumpay at kaligtasan. Ulitin ko po, maaaring mahirap ang paglilingkod sa una. Mag-listen to me. Kayang pagtagumpayan ito ng Kristiyano. Why? Nakita na ito ni Juan. Sila ay nanggaling sa malaking kabigatian na nagsipaghugas ng kanilang damit at pinabuti sa dugo ni Kristo. Kasama tayo sa mga naligtas na ito. God had never said that the journey would be easy. Hindi po sinabi ng Diyos at hindi po ipinangako ng Diyos na kapag naglingkod ka sa akin, aprobado na lahat. Kukuya-kuyakoy ka na lang at save ka na. Okay na ang lahat at wala ng problema. Hindi pinangako ng Diyos yun. Siya pa ba ang nagsabi sa mundong ito, marami kayong kabigatian. John chapter 16, verse 33. Sinabi ni Kristo yan, sa mundong ito, marami kayong kabigatian. But He said also, be of good cheer. Huwag kayong magguluhihanan. Huwag kayong manamba. Pinagtagumpayan ko na ang mundo, sabi ni Kristo. At kung napagtagumpayan ko ito, ibibigay ko rin naman ang katagumpayan sa inyo. For greater is He that is in me than He that is in the world. Higit na mas malakas ang tumawag sa atin. Higit na mas malakas ang nagmamayari ng iglesyang ito kaysa sa demonyo, kaysa sa masamang espiritu na naglipana sa mundo nito. God never said that the journey would be easy, but He did say that the arrival would be not worthy. What does it mean? Yung lalakaran natin, napakahirap. Yung daang tatahakin natin, napakahirap. Pero sinasabi ng Biblia, pag narating mo na ang dulo ng matinik at bako-bakong daan na ito, pag narating mo yung dulo, maa-amis tayo sa mga bagay na inihanda ng Panginoon na hindi mo sukat akalain may ganito palang bagay na mga inihanda ang Panginoon sa amin. Church, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Manatili tayo. Maaaring may mga sakit at may mga sakit. May mga problema at may mga kahirapan. Mga kapatid, kaya natin pagtagumpayan dito. Why? Because we are the church. We are the body of the Lord
Jesus Christ. Shall we all stand? Hallelujah.